welcome back again sa aking YouTube channel na Lakwatcherang Kuratcha. So today's episode, we are going to do boxing. Hindi yung boxing na ganun ha. So boxing, magbabox po tayo, mag-ano po tayo ng balikbayan box. So ibabox po natin yung mga nasa likod ko po. Oh, no. Pero bago po tayo magbabox, nakain muna tayo. So pinapakain ko muna yung mga kasama ko magbabox. Bago kami magpipinitensya mamaya. Kasi marami-rami, mahaba-haba po to. Yun. So nakikita nyo yung mga kalat po sa likod, ilalagay po namin yan sa box and then ipapasend po namin sa Pilipinas. So sa end ng video ko po, ilalagay ko po kung magkano po ang mga presyo po ng mga box na available po sa Central at kung gaano po sila kalalaki. And then, yeah, so stay tuned on my video para makita nyo kung paano po mag-box po kami ngayong araw. So, tara, samahin nyo ako. So basically, hindi pa kami tapos na mag-impake. It's been like 2 hours na nag-impake na kami. Actually, tapos na namin yung big boxes. So, ang inaano na namin ngayon, ang inimpake na namin, yung second box ko na po. So, Alin Express Cargo nga pala po ang aking ginagamit na cargo. And napakalaki po niya kasi may... Kasi hanggang dibdib ko po siya actually. So kung 5'4 po ako, mga nasa ano siya, 24 cm yata. Pero ilalagay ko yung description mamaya pagkatapos ng video po na to. Ilalagay ko po yung description niya kung gaano kalaki po siya at kung magkano ang mga presyo niya from Luzon, Visayas, and Mindanao. And shoutout nga pa pula pa. Shoutout nga po pala po kay Azilea Happy Hearts. Nandun po siya. Siya po ang nagpa-impake ng aking bagahe. So please subscribe to her YouTube channel, Azilea Happy Heart. So yep, so continue po tayo na mag-impake pa ulit. Finally, natapos na natin
ang balikbayan box natin. Natapos na natin mag-impake. Natapos na natin ilagay lahat ng mga kalat natin kanina dito sa baba. Nakita niyo naman kung gaano kakalat kanina. Buti na lang, meron po tayo mga butihin na mga kaibigan na tumulong po sa akin na mag-impake. Nakita niyo naman ay tidy up na po namin dyan sa mga balikbayan box po na yan. Yung mga kalat po namin kanina dito. So, yes. So, thank you sa mga taong tumulong po sa akin na si Ate Lim, Ate Dina, si Ate Tata, at of course, si Ate Jaycel. Yes, kung wala po sila, walang-wala po itong mga box po na to. Hindi ko po ito matatapos. Yes, and thank you din po sa aking girlfriend. Siyempre, siya po ang nagpatsibog po sa amin. Kung wala po siya, hindi po ako makakakain. Hindi lang po ako. Siyempre, yung mga kasama ko din po. Kung hindi po kami makakakain, baka gutom ng abot, diba? So, thank you. Thank you sa patsibog po. Yes, so bibigay po ako ngayong araw ng tip para po sa pagbabox po or sa pag-impake ng balikbayan box. Yes, kung ikaw ay nag-umpisa pa lang o beginner ka pa lang po sa pag-impake ng bagahe, yes, so magbibigay po ako ng tips. Ito ay para sa'yo po. Yes, ano ang unang-una nating tip? Unang-una nating tip is kailangan ang bagahe mo or ang box mo is hindi siya maalok. Kailangan siksik na siksik mula gilid hanggang doon sa kaloob-looban sa gitna. Kailangan walang naalok. What? At kailangan walang space. Kailangan as much as possible siksik yung buong box mo. Bakit? Kasi kapag hindi siksik ang box mo, ang mangyayari, kung meron mang babasagin na ilalagay ka doon sa box mo, or siyempre kunwari kung may mga pagkain na babasagin or kahit na mga plato, babasagin ba? Eh, mababasag po siya. Yes. Sayang naman po, di ba? Kung if ever na mababasag po, sayang naman po yung pagbabox mo. Tapos uuwi lang sa Pilipinas na hindi na magagamit, di ba? Sayang naman din po yun. So, kailangan siksik mabuti, siksik na siksik at liglig ang iyong pagbabagahe or pagpuput ng mga items dyan sa mga box na yan. Para at least kahit na malog-alog, kahit na itapon-tapon nila or i-roll-roll po nila, at least hindi po basta-basta mababasag ang mga bagahe po sa loob or hindi po masisira. Yes! Second tip po, para po sa inyo, lahat ng pagkain po, kailangan po nakalagay po sa plastic. Bakit? Kasi kung hindi po nakalagay po sa plastic, ended up po kung may mga sabon po kayo na nasa loob po, or meron kayong mga shampoo or ganon, tapos nag-leak po siya, at least po hindi po madadamay ang mga pagkain agad-agad. Or hindi po siya kagad mangangamoy na sabon. Siyempre, hindi naman po masarap pong kainin yung pagkain, no? Habang kumakain ka, nalalasahan mo yung dog o kaya yung cereal. Diba? Kailangan na lagyan nyo ng plastic o ziplock bag yung mga pagkain para at least secured na hindi po masisira. Yan. And then, of course, ano ang number 3 nating tip? Yes! Medyo hindi po tayo masyadong mag-iingay kasi may mga natutulog na po sa taas ng tower po natin, okay? So, number 3 na tip po natin, kailangan po ang box po natin, lalagyan po natin ng napakadaming scotch tape. Yes! Yan ang importante po para hindi po mababasa ng ulan ang ating box. Or if ever man na mababasa man, hindi siya basta-basta mababasa yung looban. Protected pa rin po siya. Kaya po nilalagyan po ng scotch tape buong paligid po mula top hanggang baba sa gilid. Lahat yan dapat, lahat may scotch tape po yan. Pero please note naman po, kapag ka maglalagay po tayo ng scotch tape, huwag po tayo maglagay ng scotch tape, ng masking tape. Ang lagay po natin is yung transparent po na tape. Kasi kung lalagyan po natin ng masking tape, hindi po makikita ang details ng ating mga pangalan o ating address. Siyempre, kailangan po nakikita po yung address ng ating bahay. Yun ang importante po eh, di ba? Hindi may di-deliver yung ating bagahe kung walang address. Kaya kailangan meron pong address, kailangan na malinaw po yung address doon sa ating mga bagahe. Kaya huwag nyo pong tatakpan po yun. Please lang po. Yes. Yan ang number 3 tips natin. Kailangan lagyan nyo ng scotch tape po. Nakita nyo naman yung buong kumikintab, di ba? Kasi panay mga scotch tape po yan. Yes. Number 4 na tip is kailangan po ang cereal yung pag, di ba, magbibigay po sila ng mga cereal code po sa atin na ilalagay po natin sa ating bagahe, kailangan po protected din po yan ng scotch tape po. And of course, kailangan maglagay po kayo sa lahat ng gilid.
Okay, sa designation, sa dalawang gilid, sa taas, sa baba, at least kahit na i-roll po nila, kahit na saan parte, makikita po kagad nila kung ano yung number nung bagahe po ninyo. Yes, para hindi po mahirapan po sila maghanap yung taga-deliver po. Yes, yun. Okay, so yun po ang apat na tips ko po para sa inyo, para sa pagbabagahe po. And of course, one more thing, kailangan readable po kapag ka nagsusulat po tayo ng ating mga details, kailangan readable po yung ating pagsusulat para at least po hindi po ang magkamali ang ating delivery man sa Pilipinas. Yes, yan. So, limang tips po yan. Yan ang napaka-importante na dapat nating tandaan kapag ka nag-i-impake tayo o nag-i-impake tayo ng balikbayan box. Okay? So, yes. Ano ang aking ginamit na cargo or aking balikbayan box? Yes. Kung anong pangalan ng aking balikbayan box? So, by the way, this is not a promotion or this is not a sponsored video. This is a only recommendation video for OFW here in Hong Kong. Not in other country, but here in Hong Kong. Okay? Since taga-Hong Kong po ako, so recommendation video ko po to para sa inyo po. Okay? So, ang ginamit ko po na cargo or balikbayan box, ang ginamit ko is AliExpress Cargo. Yes! Bakit AliExpress Cargo? Unang-una sa lahat, well, hindi na tayo magpapaka-plastic, okay? So, sasabihin ko sa inyo yung totoo kung bakit ko kinuha ang AliExpress Cargo. Unang-una sa lahat, dahil meron po silang free box. Okay? Makikita nyo naman, ito ang free box. Papakita ko sa inyo. Tcharin! Makikita nyo. Ayan. Ayan, ha? Yes! Nakita nyo naman na meron silang free box. Actually, meron, itong promotion na to ay malapit na matapos. Ang promotion nila, kasi ang AliExpress Cargo is bago pa lang dito sa Hong Kong. So, nagkaroon po sila ng promotion since December 2019 last year until only this December this year, 2020. So, from December 19, 2019 hanggang ngayon na lang po sa December 2020. So, kung if ever nanonood ka ngayon at ikaw ay OFW dito sa Hong Kong at gusto mong masulit ang bagahe, please kumuha na po kayo ng bagahe or box sa AliExpress Cargo para at least masulit yun naman po kasi marami po ding malalaman yung maliit na extra small po na yan. Actually, marami akong nailagay po dyan. So, talagang recommended ko po yan kasi napaka, nakita nyo naman, sulit, di ba? Sulit yung babayaran mo. Yes, kung magkano ang bagahe po or ang box ng AliExpress Cargo, nandito po, yan po, ang kanilang rate. And then, meron po silang, Tagaluson lang po ako, so, yan po yung rate, okay? So, meron po akong, sa end ng aking video, nandun po ang full details po kung magkano po ang rate ng AliExpress Cargo. Buong details po niyan from Luzon, Visayas, Mindanao, at lahat po ng kanila pong services po na bagahe, okay? So, yes. And, yes, so, pangalawang reason kung bakit ko po kinuha ang AliExpress Cargo. Yes, pangalawa sa lahat, sila po ang may pinakamalaking box dito sa Hong Kong. Yes. So, AliExpress Cargo has a bigger size of their box, which is only, took like 34 inches. Hanggang dito ko actually, 34 inches mataas yung kanilang cargo box. So, dati, ang kinukuha kong box is amazing speed kasi sila ang may pinakamalaking box. And plus, trusted ko na ang amazing speed kasi nga, napakaganda ng service nila. Ginamit ko sila one time and then, kung ano yung box na kinuha nila talaga sa bahay namin, yun din po yung dumating po mismo sa aking bahay sa Pilipinas. Yes, so walang damage, walang nasira. Kung ano po siya, yun ang lumabas. Kaya, makita nyo naman, napakalaki ng trust ko sa Amazing Speed. Yes, so shoutout sa Amazing Speed. Thank you sa inyong napakagandang service. Yes. And shoutout din po sa company niyo po talaga, napakaganda ng service talaga. So recommended ko din po ang Amazing Speed, napakaganda din po na talaga ng service po nila. Yes. So yun nga, mabalik tayo sa AliExpress Cargo. So kaya ko din siya kinuha dahil nga sa mataas ang kanilang bagahe, that is 34 inches. Yes, and then number 3 kung bakit ko siya kinuha is recommended po siya ng aking kaibigan. Actually, hindi lang akin,
kundi mga kaibigan. Wow! Yes. So marami ang nagsasabi sa akin na napakaganda ng service ng Allen Express Cargo. So pagka kinuha nila yung box ko po ngayon, after 3 weeks or wala pang 3 weeks, darating na kagad ang aking box. Kaya napakabilis nun. Lalo na ngayon, di ba? Medyo meron tayong pandemic sa buong mundo. So napakabilis ng 3 weeks para dumating ang aking box. Kaya napaka-interesting. Kung makikita natin, actually, i-update ko po kayo once na dumating na po yung box ko po sa Pilipinas para malaman nyo po yung time duration, kung ilang araw po yung pagdating ng aking bagahe sa Pilipinas. Yes, so yan po yung tatlong rason kung bakit ko po kinuha ang Allen Express Cargo. Napaka worth it po daw nila. Tsaka, well, shoutout po kay Ate Girl. Napakabait po ng staff po ng Allen Express Cargo. Totoo po yun, napakabait ng staff po nila si Ate Girl. Napaka approachable po niya. And yes, si Kuya Driver na lagi ko pong nakikita po dito tuwing magpipick up po siya ng kanyang ng mga bagahe po ng mga kaibigan ko po. So, dito na siguro magtatapos ang aking aking video. Ah, by the way, mamaya nga pala sa aking huling video. Ano ba 'yun? Sa aking huli ng aking huling video, ilalagay ko po kung ano po yung mga rate ng mga hindi lang kasi Allen Express or Amazing Speed ang meron dito sa Hong Kong. Marami po tayo ditong bagay or marami po tayong box dito sa Hong Kong or Balikbayan Box na po pwede po natin pagpilian, okay? So meron akong mga sample dito. Makikita niyo naman, meron akong mga brochure. Yes, kinuha ko po talaga po sila. Yan. So meron po tayong Gen X. Yes. Meron po tayong Super Ace. Super Ace. XP. Yes. And then meron din tayong Focus to You. Focus to Me. No. Focus. Yes. Meron tayong Amazing Speed. Yan nga yung sinasabi ko. Amazing Speed. And of course, meron tayong Air Fried. And of course, meron din tayong LBC, kaso nakalimutan ko yung brochure niya sa bahay. So, meron din tayong LBC dito sa Hong Kong. Okay, ano ba yan? Maraming alam mo. So, yes. So, sa hulihan ng video ko, ilalagay ko po yung mga details po ng mga bagay po nila from Luzon, Visayas, Mindanao, kung ano po yung mga rate po nila at kung ano po yung mga sizes ng mga bagay po nila. Para at least po, noted po or notified po kayo kung ano po yung mga details po ng mga Balikbayan Box dito sa Hong Kong po. Yes! So, yes, dito na po magtatapos. Yes, tatapusin ko na po ang aking video. Dito na po tayo nagtatapos ngayong araw na po na to para at least makapagpahinga na rin po ako at meron pa po tayong trabaho bukas. Kaya dito ko na po tatapusin ang aking video. And by the way, shout out po doon sa aking kaibigan. Actually, dalawa pong kaibigan na tumulong po kanina po sa akin na si Ate Ling. Meron po siyang YouTube channel. Ang kanyang pangalan, ang YouTube channel niya po, please support to her YouTube channel, Azalea Happy Hearts. Kung gusto niyo po ng pampagood vibes po dito sa Hong Kong, please subscribe or visit to her YouTube channel, Azalea Happy Hearts. And of course, kung gusto niyo naman pong matuto ng mga luto-luto dito sa Hong Kong naman, meron naman din po tayong Ana to Go. Yes, si Ate Tata naman po 'yon. Yes. So, shoutout po sa kanila and please subscribe to their YouTube channel. Kailangan po din po nila ng support po natin. Dito magtatapos na ang ating video po. So, please hit like, share and subscribe to my YouTube channel Lakwatcherang Kuratcha. Of course, and please hit the bell notification po. Diyan po sa may baba po ng subscribe button. Actually, sa gilid po ng subscribe button, meron pong bell notification po dyan. Paki-hit lang po yan para at least notified po kayo kapag mayroon po tayong bagong video dito sa YouTube natin. At least, para notify po kayo. At least, kayo ang mauunang makakapanood po ng aking YouTube. Ng aking video. Malay na tayo. Yes, so please hit the bell notification po para at least po notified po tayo lagi sa ating mga bagong video na i-upload ko po dito po sa aking channel. Yes, so thank you po sa aking mga subscriber. Happy 3,000 subscriber na po tayo ngayong araw na to. And thank you sa pagsuporta. And kung if ever na meron po kayong kung meron po kayong tanong, please hit the comment down dyan lang sa may baba po. Paki-comment lang po ninyo ang mga suggestions niyo po or kung ano po mga tanong niyo po. And huwag kayong mag-alala, lagi po akong online at lagi ko po kayo masasagot. Thank you again sa mga subscribers ko po. And dito na po magtatapos. See you on my next video. Bye!